Oh, magandang umaga ulit sa inyo, kabayan. Ang lulutuin naman natin ngayon ay pininyahang manok. So, pininyahang manok. No? Ito ay niluluto ko ngayon ay pambahay lang. Ano? So, hinati ko ng katamtaman laki yung manok. Mga tatlong hita. Leg parts. So, dahil ilan lang kami sa bahay, tatlo lang kami. So, nagluto ako ng pangbahay lang. So, good for 3 to 4 person lang siya. So, siguro ang ano niya is around the half kilos. Half kilos ng manok, ano. So, eto na. So, ang una kong ginawa para gumawa ng isang pininyang manok ay chinap-chap ko muna yung manok sa tamang gusto mong size. And then, binuksan ko yung pineapple chunk. Bumili ako ng pineapple chunk, ano, yun. So, ayan. Ito yung tsura niya, no? So, hiwalay mo yung sabaw at saka yung mismong pineapple chunk. And then, yung manok na chinap-chap mo or hinati-hati mo, ibabad doon yung sabaw nito. Sabaw ng pineapple chunk. 1 hour, 2 hours, okay na siya, no? So, kapit na yung lasa doon. And then, after that, pwede ka nang mag-isa. So, ang panggisa, siyempre, Pilipino na panggisa, mga 4 na butil ng bawang, tamtaman laki ng kamatis, at saka kalahating sibuyas lang, kalahati lang. Sobrang laki kasi, no? So, depende sa dami ng lulutuin mo, no? So, ihiwalay natin yung pineapple chunk, and then, igisa natin ito. So, pagkagisa natin, ganito lang, no? Igigisa natin, tapos ilalagay na natin yung patis. Meron tayong peace sauce. Meron tayong coconut milk, saka pineapple chunk, saka mantika. No? Mantika muna. And then, igisa natin yung, unahin natin yung bawang. Medyo pupulahin natin ng konti para malasa. Sunod natin yung sibuyas, bago kamatis. Pagka nagisa na siyang maayos, ilagay na natin yung manok. Huwag natin isama muna yung sabaw ng pineapple. Ano? Hiwalay lang natin, pero huwag natin itatapon. Then, isakpaksa natin siya. So, around mga 5 minutes. And then, lagyan natin ng peace sauce or patis. So, depende sa gusto ninyong alat. Ano? So, ito, normally, ang half kilo is around 3 tablespoons ng patis. Parang standard siya na mga ganun lang ang tamang alat. Kung wala kayong patis, pwede kayong gumamit ng salt. Pero mas masarap kasi kang patis. And then, igisa niyo siya. Pag medyo tuyo-tuyo na ng konti at may yung sabaw ng pinagbabara natin ng pineapple chunk, ihulog na rin natin. So, hindi tayo gagamit ng tubig. Puro ano lang, sabaw ng pineapple chunk. And then, ito, iginisa na. Ito, hinalo na ito, no? Pinakulan na ito sa pineapple chunk ng almost 20 minutes. So, ngayon, itutuloy na natin siya, no? Medyo nasa maluluto na yung manok, ano? Parang maluluto na. Pero hilo pa siya, no? So, itutuloy natin siya. So, sindihan natin sa 8. Okay. Kapag ka nasa halfway na yung manok, hindi pa siya masyadong luto eh, no? Ay, pwede na natin ilagay yung pineapple chunk. To. So, dun sa manok natin, ano mo, nandiyan na yung lasa ng patis at saka yung mga recado natin. Ano? So, yan. So, pwede na natin ihulog yung pineapple. So, yan. Hindi tayo gumamit ng tubig, ano? At ihalo lang natin dyan. So, yan. Okay. So, hulog natin yung pineapple chunk. I-laks na natin ako. Magagod sa pinakamataas. Okay. Hayalan natin kumulo ng konti. Yung gata o yung coconut milk, siya yung panghuli, yung medyo maluluto na yung manok. Ito kasi, ano na ito eh, no? Paluto na yung manok niya. Malapit nang maluto yung manok nito. So, almost 20 minutes na tumatakbo. So, walang tubig, ano? Yung sabaw na pineapple niya. Then, lagyan natin yung coconut milk o gata. So, ito, nabibili ito sa ano, no? Nabibili ito sa mga tindahan, no? $1 and ano lang ito. Sa Canadian dollar, eh, $1 $1.27 yata ito. So, kung meron naman kayong totoong coconut doon sa bahay niyo. Sa Pilipinas kasi maraming coconut eh.
So yung gata. Ayan, napakaganda na ho, ano? So actually, ano na siya, no? Papakulo na natin siya ng konti. Sobrang dami ng gata eh, no? Kasi ang niluto natin is good for 3 persons. Pero pagka mga 1 kilo, pwede lahat ito, no? Ang ating niluto eh, ano lang eh, half kilo lang eh. So, hindi lahat, kalahati lang. So, sobrang naman ang gata nito. So, pwede nating itabi ito sa ref, ilagay sa isang bote at pwede nating gamitin ito sa sunod. So, ang ganda ng kulay. So, hayaan lang natin siyang kumulo. So, another mga, siguro mga another 10 minutes or 5 minutes para tuluyan ng maluto yung manok, saka yung pineapple, saka yung gata. So, kapag ka may gata na siya, hindi mo siya pwedeng takpan, ano? Hindi mo siya pwedeng takpan. Dahil, ano siya, susubo. Kaya, hindi mo siya kumulo ng ganyan. Ang lasa niya is, masarap na ang lasa nito, eh. Oh, napakasarap. Actually, ito yung pinakamadaling lutuin sa mga recipe, no? Bili ka na ng pineapple chunk, gata, patis, kamatis, ka, ano? So, simple-simple lang siya lutuin, ano? Pero malasa to. Masarap lutuin talaga ito. So, yan, medyo ganda ng gata. Ganda yung gata na to. Bango. So ngayon, pwede nyo na siyang lasahan ulit kung ano yung deserved na lasa niya. Pwede nyo rin lagyan ng sili kung gusto nyo mga ng konti. Oh, napakasarap na. So yun na siya. So, paantar nyo lang siya ng another 5 minutes, 5 to 10 minutes. Ito na. So, ganun na. Hold. Napakadali. At saka napakadaling gawin. So, tingnan natin yung ating pininyang manok. Ayan na po siya. Ang ating pininyahang manok. Malasa at saka napakasarap itong pininyahang manok na ito. No? So, the same din kung kahit anong gata ang luto nyo. Ganyan. Laging panghuli yung gata. No? Pero kung meron kayong unang gata, yung tawag na kakang gata, yun yung panghuli. Yung una, pwede nyo ilagay muna yung pangsaboy yung mga pangalawang atas na. And then hanggang sa pagka maluluto na yung huling gata para napakalasa talaga. So, yan lang siya. Napakadaling gawin. 20 to 25 minutes, meron ka ng ginataang manok sa pineapple sa gata. Ginataang pininyahang manok sa gata. Okay, nandito na lang. So, yan na siya. Bye-bye.